Sash na, di ba? So, ito si ano, Jed Pascual, aka Boss G. So, siya yun, mga sexy love. Dapat nakilala natin, sino ba si Mark, yung tahimik lang? Boss G, sino ka daw? Oh, eh, kung tahimik lang, ba't ako magkasalita? Kinakabahan siya, kasi nakikita ko kinakabahan siya kasi gumagalo yung kilay niya, yung bibig niya. Hindi ako sanay sa camera eh, pero sige. Kilala kita! Grabe yung basaan ng kamay niya! Game, sino ka daw? So, ako si Mark, graduate ako ng 4 years course ng BS Marketing. Eh, yun lang yung sasabihin ko kasi yung line ng work ko ngayon is about marketing ng mga online games, tapos nagtitrade din ako. So, yun yung source of income. Crypto, nag-crypto. Nanginginig siya talaga. Tira mo yung kilay niya. Di yan sanay ngayon kasi lagi yung naka-shades at naka-cap. Sabi ko, huwag ka mag-shades at magka-cap. Dapat nakikita ng mukha yung, ng tao yung mga... Baby ng tao yung mukha mo. Mag-proud ka, boyfriend kita eh. Galing lang ako sa streets. Marami lang tayo. Ayun, laking street si Boss G. Las Piñas. Las Piñas. Oh, sorry. Streets. Las Piñas, Pasay, Cebu. So, Cebuano na din ako. Cebuano. Bisaya. Bye. Makapagtapos to, iwanan mo na ako. Mag-vlogger ka na. Actually, siya yung nakilala ko ano, gangster na iyakin. Iyakin to, sobra. Number 2. Hindi ako nagtatago ng emotion. Oh, sige. Number 2. Paano mo nakilala si Sash na? Sa work lang din. Pero at first naman kasi, ikaw talaga yung ka-close ko dito eh. Close talaga niya si Mama, hindi kami nag-uusap. Hindi kami nagpapansinan kasi to that time, pa-heal pa lang ako. Actually, healed na ako. Mabilis ako mag-heal. Tapos siya, meron silang, kakahiwalay na lang. Hindi pa. Hindi, kami noon. Kayo noon, magulo sila, tapos maghihiwalay na. Pero hindi kami nagpapansinan kasi suplado to, do suplado rin naman ako. No, hindi naman tayo nag-uusap lang kami. Oo, hindi. Tapos after nung single ka noon that time, ako din naman, single to, marami kasi na, oh, ang ganda ko. Ang dami nang liligaw sa akin noong that time. Alam mo yon. Alam na yon. So, doon niya na ako pinurse. Pinupursue niya ako noon. So, ano yung first impression mo nung nakilala mo si Sash na? Mataray. Kaya nga hindi ko siya kinakausap eh kasi mukhang hirap na usapin. Na-intimidate ka agad, no? Parang ganun. Ano ba ang first impression ko dito? Maasim. Gangster na maasim. Gagi, ba't mo alam? Sinabi ko ba yun sa'yo? Oh. Ano na ako masyadong first impression sa'yo? Kasi hindi naman kita... I mean, wala akong... Hindi ako interested na kilalanin to. Kumbaga, nagkakilala kayo as a business talaga lang na business lang. Magkakaroon ng... Work lang talaga. Okay. So, ikaw, Sash, na kailan mo naman nalaman na, okay rin naman pala siya, no? Parang ganun. Siyargao. Siyargao. Kasi, halos, May yun. Halos 1 week din tayo magkasama. Nagsama kami because of charity. Kasi alam mo, di ba nag-charity ako, nag-charity ka din, ganyan. So, doon yung parang gumaan yung pakiramdam natin. Kasi araw-araw tayo nagkita din eh. Pero hindi ko pa sabihin na nagugustuhan kita. Pero magkahiwalay tayo ng ano nun, di ba? Oo, walang tayo parehas ng villa nun. Tapos, hinihintay ako ni Jed matulog para pupunta siya doon sa kuhan. Hoy, nagigising ako ng doon ko sa sopa. Ano nagawa dito niyan? Totoong kontrabida talaga ako. Lagi si Mama. Pero kasi ako, binabantayan talaga ako ni Mama. Habang napapalapit kami ni Sasha sa isa't isa. Alam mo yun, te. Habang napapalapit kami ni Sasha sa isa't isa, kami naman ni Tita naglalayo. But syempre, I protect my daughter. So, syempre, magulo pa. Kumbaga, kakahiwalay din. Parang kahit hiwalay pa, gusto ko lang din. Kumbaga, Tita, na-predict mo na kayo mangyayari na nangyayari nga. Diba? Na-predict ko na talaga. Parang ano, ako ilang man sa
single nun. So, ay, siya naman single na matagal na. Oh, mga 3 months din naman, 4 months akong single. Magpa 5 months na. Ikaw naman, eh. Ano, 2 months ka naman single. March, ako malis ang bahay. March 25 plus. April, May. 2 months, mga 2 months ka single. Ganyan. Lagi tayong may kasama pag mag-uusap tayo. Ako naman. Kasama sa Junior. Never tayong naging dalawa lang. Kahit man ngayon eh, hindi tayo nagiging magdalawa lang. Kailan ba tayo malis ang dalawa? Oh, lagi tayong pwede ba akong sombrero? So, ano yung ano? Pwede magsumbrero ka na. So, number 5, ano yung characteristic ni Sash na nagustuhan mo na? Parang, ah, ito yung ano talaga, gusto. Parang yung unang labas natin, tita, sa Greenbelt ba yun? Yung Manam? Sa Manam, di ba? So, yun, napansin ko sa kanya na mas inuuna niya yung mga bodyguards ko nun, inaabotan niya ng food. So, doon ko na naramdaman na mabait siyang tao. She cares about the people around her. Parang ganun. Parang, saka grabe din kasing work ethic mo nun. Oo nga, parehas tayo nung, I mean, parehas tayo. Ano yung sipag mo, nadadala din ako. So, parang parehas kaming masipag. Kumbaga, pag naiisip ko that time na pag nagsama kami dalawa, parang successful. Yun yung nagustuhan ko sa'yo. Kumbaga, rich mindset. Kasi tumatanda na tayo eh. Kumbaga, reality lang na parang, syempre gusto mo yung makasama sa buhay mo na parehas kayo ng goals of in life. So, yun yung nakita ko sa'yo. So, kailan kayo naging kayo? Kailan tayo? Wala na kakalam na. Hindi ko makalimutan yung araw na yun kasi kinabahan ako nun eh. Kasi yung naging kami, July 7 kasi dito, tas kinabukasan nun dun pumutok yung ako nag-post. So putang ina, baka mamaya breaker ako. July 7, 2023 sa Hong Kong. Tapos ano yun, kasi sabi ko sa kanya, lucky number ko yung 7. 7-7 tapos pag pinagsama mo yung 2 and 3 7 basta July 7, 2023 that time. Yes. Naliligaw siya sa akin that time. Kasi tinanong ko, naliligaw ka ba? Ilang buwan ka naligawan ni Jed? Bali, simula nung May. April. 2 months ba? 2, Magti-3 months. Kasi dati kasi sagot agad ako. Ngayon, gusto ko lang matry magpaligaw. Ganyan. Hindi, inantay niyo siguro muna, hindi na ako maamoy ang maasig. Tapos sa Hong Kong na, tapos bigla may pumutok na issue. Ayun nga. Oh, kasi ang plano ko talaga noon, na parang doon ko na sasagutin sa fireworks sa Hong Kong. Sa Disneyland. So yung buti na lang. Buti na lang sinagot na ako bago pumutok yung issue. Oh, doon sa issue na wala talagang katotohanan po lahat yan. Totoong may anak si Jed. Mm-hmm. Totoong may ex-girlfriend siya, hindi wife. Hindi totoo na inagaw ko si Jed. Hindi totoo na siya yung dahilan. Wala pong ganon. Ayan, kiniklear ko sa inyo kasi ayokong sumabay noon time sa issue na yun kasi wala eh, nonsense. Kaya nga umabot ng 3 months naligaw. Kaya umabot ng 3 months eh. So, wala nakakaalam talaga. Wala. Ako yung nakakaalam. Sino ba? Si Julia? Kasi dodot. Hindi ako sa airport. Si Julia! Dapat, teka lang. Kasi yun nga yung tatanong ko sa number 7 eh. Sino ang unang-unang nakaalam na naging kayo? Si Julia. Ba't yun ang pinagkatiwalaan yung di ako? Kasi nga, ikaw, inaway mo na ako din. Against kasi siya kay Jed talaga that time. So, kasi napepredict niya na parang pag lumabas siya, nililigawan ako ni Jed ngayon, kahit single ka, may sasabihin kabit ako. Kasi nga. Napredict niya na yun. Kasi syempre, kakaiwalayin yun na palang ng mga 2 months, ganyan. So sasabihin, may issue pa sa Siargao na inamin naman nila Baby na hindi naman daw totoo, ganyan. Tapos magkakaroon pa ulit na parang issue ulit. So parang itatatak sa mga tao na ganun akong tao, which is kahit hindi naman talaga. So dun galit si mama kasi syempre alam niya na yung mangyayari eh, na parang sabihin na kapit ka kahit hindi naman talaga. Kaya pinaghiwalay kami dalawa talaga. Sabi ko na lang protektahan mo yung anak ko kasi syempre ayoko naman na eto na naman tayo sa kapit issue. Kasi nadadala na talaga ako. No, kaya sabi ko sa kanya, pwede bang huwag muna niyan, Sash, na talagang galit na galit ako. Oo! Sabihin ko ba, pinagmumura ngayon si Jed? Oo, totoo naman. Pero na tayo, me and you against the world. So, pero hindi ako sumagot kay tita niyo. Oo, never. Binilak ko lang din siya. Oo, hindi siya sumagot, pero na binilak ko siya. Tapos si Julia pa ang pinaalam. Pero wala talagang sinabi paano si Julia. Paano manalaman ni Julia? Ako nagsabi. Pamina ni Jed. Si Julia talaga, kahit pitpitin mo yung ano nun, hindi mag-aamin yun. Ano na yung future na nakikita nyo ngayon? Kayo na, syempre, di ba? Ano na po kami? 7 months na tayo. No? Dito sa Korea. Dito kami nag-months or Weibo. Lagi kong tinatanong yun sa kanya eh. Syempre, ako naman, yung pinaka-pangarap ko naman sa talaga sa mga buo ng masayang pamilya. Huwag mo na ngayon, B. Hindi nga. Kasi gusto na ata 35 ba eh, 40. Kasi si kwenta na ata ako. De, pero sa akin yun lang talaga. Sa future, nakikita ko pa rin na yun, gusto ka ta makasama na makabunga ng isang masayang pamilya.
Ay, wow. Ikaw naman. Siyempre, gusto ko magkaroon ng anak. Magkakaroon tayo ng anak soon. Gusto niyo maging billionaire. At the age of 30, gusto ko maging billionaire. Ganyan. Supportive niya naman siya dun. Hmm. Five years pa, o, diba? In time. So, matagal pa ako magiging lola. Tsaka nakikita ko. Shout out, Julia! Feeling ko mauna talaga si Julia. Tsaka nakikita ko kasi na kung gano'n siya kabuting responsableng tatay. So, nakikita ko siya na kung magkakaroon kami ng anak, feeling ko gano'n niya rin iingatan yung magiging anak namin. Mahal-mahal yung anak niya. Kumbaga, nakikita ko kung gano'n niya kamahal yung anak niya. Ayun yung maniwala, gangster na iyak. Gangster na iyak ito. Ako yung nakikipagsuntukan, tapos maiiyak ako bigla. Alam niyo ba, laging umiiyak pag nag-aaway. Dati kasi, pag nag-aaway ako yung ex ko, laging ako yung umiiyak. Tapos ngayon siya yung laging umiiyak. Ay, kasi gano'n ako takot mo wala ka. Like and share. Lagi siya umiiyak, nagkukulo siya ng CR, tapos dun siya iiyak. Tapos paglabas. Hindi, kukulo ng CR kasi syempre gusto ko rin kumausapin ka. Sa iyo kung nagpapangabot tayo na ano. Kasi eto, dragon to yun. Grabe yan, talak yan talaga. Tapos sisigaw-sigaw pa. Alam mo, laki-laking tao. Ngayon, natuto na kami. Pag nag-aaway na kami, sa text na kami nag-aaway. Kinta ko sa kanya, nung nasa parang sa munisipyo tayo, tita kagabi nga, nag-aaway na kami. Tinext ko na lang. Pag hindi niya na kaya minsan, ako yung kinakausap niya. Nasabi, tita, wala naman ako ibang kakausapin kundi ikaw lang. Yung anak mo, ba't ganito? Ayoko magsalita ng tapos, syempre. Pero nakikita ko kung gano'n ka-patient sa akin si Jed. Masyado siyang mapasyensya sa akin, hindi niya ako pinapatulan. Kasi alam ko sarili ko na sobrang matuyoin ako, ganyan. Sobra. Grabe ko, sobra. Pero ano niya ako, talagang para gagawin niya lahat para hindi kami sumabog. Mag-sorry na lang siya kahit hindi niya kasalanan. Always. Tapos after nun, ipapamukha ko sa kanya na mali siya. Uy, hindi naman ako spoiled. Pero ngayon ko lang, I mean, alam mo yon, very calm lang ng relationship namin. Hindi ka nakakabahan. Kasi dati lagi ako kinakabahan, na-anxiety ako, ganyan. Pero ngayon, very calm lang. Ikaw lang ata hindi calm. Parang ako yung na-anxiety. Sige, number 9. Ito yung mga tanong na wag naman sana, di ba? Knock on the wood. Ano yung mga bagay na pwedeng makapaghiwalay pa sa inyo? Cheating. Cheating lang nakikita ko pa. Sige, dadala ako ng lalaki. Agad tayong kontrabida pa rin dito. 7 months, no? Cheating lang, yun lang. Sabi ko sa kanya, sasamahan kita sa lowest and highest point mo. Wow. Mm. Pero pag sa nang babae ka na nag-chat na, wala na talaga kahit anong mangyayari. At sinabi ko naman sa'yo, hindi mo magiging problema. Pangat-pangat ko na eh. Oy, buti nga sinagot mo ako. Ay, gawin ko naman. Ikaw, ganun din. Pareho yes, kami. Pareho naman kami din. Sige, dala ka ng Koreano rito. Kamessage nyo lang naman sa isa't isa. Yun yung number 10. So parang sobrang dali lang mga question, lahat ng sagot nyo na. Pero yung message nyo lang para sa isa't isa. Kumiyak ka. Pasukan nyo ng ano, malungkot ako. Dear Charo, dahil sa ngayon kasi, diba, may mga problems ako sa buhay. And parang hindi ko nabibigay yung best ko sa'yo. Sinabi ko din naman sa'yo na I know that you deserve better. Pero ang lagi ko lang, gusto ko lang malaman mo, tapos pa malaman mo na, just give me time. Kasi gusto ko ako pa din ng better na yun. Ano ba? Sobrang ano kasi, sobrang mean ko sa kanya palagi. Pag meron akong nararamdaman, gusto ko sinasabi ko agad. Tapos hindi ko na nafi-filter yung mga sinasabi ko sa kanya. Sinasabi ko na baka deserve ko ng better. Tapos imbis na sinasabi ko sa kanya na baka hindi ko para sa akin. Para, sabi ko sa kanya na parang, tama ba tong choice ko na parang dami namang iba dyan, bakit sa may anak pa? Diba sinabi ko yun sa'yo? Tapos sobrang mean ko sa kanya na parang baka deserve ko ng better, baka tama yung sinasabi ng mga tao na dami-dami naman dyan iba, sash na may tsura ka, bakit sa may anak pa, bakit sa may sabit pa, bla bla bla. Hindi siya nagalit sa akin ang sinabi niya lang sa akin na parang, hindi ako better ngayon, pero gagawin ko yung lahat para ako yung masabi mong better. Parang ganun yung sinabi mo. Parang gagawin mo lahat para ikaw yung better na yun. Naiyak ako, kasi totoo naman na parang hindi ka nagagalit sa akin. Kumbaga ginagawa mo yung inspiration na parang lalo pa kitang magustuhan, lalo pa kitang mahal. Wala, ginagawa mo lahat para ano, para mas magustuhan kita, mas mahalin pa kita, ganyan. Tapos wala akong... naman dapat si relationship kasi. Sobrang mean ko sa'yo. Pero ikaw, lagi mo lang sa akin pinapaalala na parang ikaw yung nakikita ko sa future ko. Tapos grabe yung assurance na binibigay mo sa akin. As in, ang lala. Sa relasyon na to, wala akong problema. Ako yung problema. Hindi, ganun. I mean, nakikita ko sa'yo na lahat ng pinagdadaan, lahat inaayos mo, lahat pinapatunayan mo
sa akin, ganyan. Kaya kahit anong mangyari na, basta wag lang cheating, ano, magstay ako, sabi ko sa'yo. Sabi nga ni Heb Abby, ayaw na kitang paka pumantay. Iyak talaga. Sige na nga, tapusin na natin to. Tapusin na yan, naiinis ako. Nag-shopping na, shopping na ako. So, sana naliwanagan kayo sa video na to at sana magkaroon kami ng, ano, alam niyo yun, ng respect at support. Hindi naman supportahan, pero maging masaya kayo. Hindi lahat makakaintindi ng meron sa amin ngayon na hanggang ngayon sarado pa rin yung utak, ganyan. Pero hindi namin kayo masisisi. Kumbaga kami ngayon, ang nagmamatter is yung happiness lang namin ngayon. Basta sinasabi ko palagi sa inyo na don't forget to smile, always choose to be happy. At yun yung pinipili ko ngayon. Good vibes lang. At least download the link.